kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan ko, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Kwaresma, 40 na araw na ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na naitala para sa misa ngayon. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ni Propita Jonas ay ipinapahayag ang napakalaking nagawa ni Jonas na magbalik loob ang mga taga Ninibe dahil sa kanyang mga pahayag o mga mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi, naghahanap ang lahat ng tao ng palatandaan mula sa langit, ngunit walang ibang palatandaan na ibibigay liban sa nangyari ni Jonas na nagbalik loob ang mga taga Ninibe. Tayo'y tinatawag din na magbalik loob, magbagong buhay, magsisisi sa ating mga kasalanan at sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala. Tumulog po tayo sa maying Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw
kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyon tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyon tinatanggap akong babat, pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyon tinatanggap akong babat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyon tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, alin ang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ang lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan inilarawan ng nangyari kay Hunas. Kung paanong naging isang palatandaan si Hunas sa mga taga ni Neve, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom, ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Hunas. Ngunit higit na di hamak kay Hunas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng unang linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kahapon ang tema po natin ay panalangin at ang ibinigay na pangaral ay ang tungkol sa panalangin ng Ama namin. Ngayong araw, ang tema po natin ay pagsisisi. Ang salitang pagsisisi ay sa atin, yun yung pagsisihan natin, talikuran natin, ang mga nagawa natin. Pero kung tingnan natin ang ating mga pagbasa, hindi lang po gayon. Ang tunay na salita na ginagamit sa mga Hudyo ngayong araw ay ang salitang tshuba. Tshuba, mula po sa root word na sob, ay pagbabalik. Ito yung pagbabalik sa Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, yung pagbabago, metanoia, na mula sa metano, ay ang pagbabago ng pag-iisip. Sapagkat ang metano o metanoia ay mula sa dalawang salitang Grego, meta at noos. Noos, pag-iisip. Meta, yung bago. Kaya pagbabago ng pag-iisip, hindi rin masaklaw ang tsuba na siyang pagbabalik sa Diyos. Sa salitang Latin, ang tema ngayong araw ay penitensya. Penitensya, sa atin mayroon rin tayong tinatawag na penitensya. Ito yung pagbabalik loob, pagsisisi. Pero kapag tingnan po natin ang tunay na laman, dito ay ang ating pagbabalik sa Diyos. Sa Salmo 50 na atin pong napakinggan, ay atin pong pagsisihan ng ating mga kasalanan at ating tanggapin ang Diyos kasi babalik tayo sa Diyos na may pakumbaba at magiging matapat. Versikulo 19 ng Salmo 50. At dahil dito, atin pong makikita ang kwento ni Hunas sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ngayon ni Hunas, Kapitulo 3, versyo 1 hanggang 10, na kung saan si Hunas na ayaw niyang pupunta sa Nineveh dahil ayaw niyang dalhin ang
minsahe ng Panginoon Diyos na si Yahweh na dapat magbabalik loob ang mga taga Ninive kapag hindi gunawin ng Diyos ang Ninive na isa sa pinakaluma na napakalaking lungsod o siyudad. Pero itong taga Ninive ay kalaban ng mga Israelita. Marami pong pinapatay sa panahon ng giyera ng Ninive laban sa mga Israelita, kaya ayaw ni Jonas. Ngunit binagyo yung kanyang sinakyan na barko na lilihi sana siya at nilamon siya ng malaking isda at doon dinala mismo sa Ninive. At doon ikwininto niya ang nangyari sa kanyang buhay at kanyang sinasabi sa mga tao doon na apat na araw na lang at gunawin na ang lungsod ng Ninive, ang hari at ang mga tao ay nagkaroon ng pagbabalik loob at nagsuot ng sako, naglagay ng abo. Ang hari mismo ay nakaupo sa abo at hindi kumakain at umiinom hanggang mayroong mensahe na hindi na sila gugunawin ng Diyos. Kaya sa versikulo 10, Kapitulo 3 ng Aklat ni Jonas, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasalanan. Kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. At ito yung mga laging kwento sa mga tao na kapag ka magbalik loob ang tao, gaano man kasama, nariyan lang ang Diyos na tatanggapin ang pagbalik loob ng tao. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 29 hanggang at 32, ang ating Panginoong Hesus, marami na siyang ginawa. Nagtuturo siya tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap dahil siya isang karpintero lang. Kanya pong pinarami ang mga pagkain, nakakain ng lahat ng mga taong nagugutom. Hindi pa rin katanggap-tanggap ng mga Parisiyo at mga Eskriba. Kanya pong binago ang tubig at magiging bino upang hindi mapahiya yung kinasal sa Kana. Hindi rin believe ang mga Parisiyo at Eskriba. Kanyang binuhay ang patay. Kanyang pinagaling ang lahat ng tao ng lamay sakit. Pinalayas niya ang mga demonyo sa mga taong inasinasaniba nito. Ngunit ang mga punong saserdote, ang mga puno at mga namumuno noon ay hindi siya tinatanggap at sinasabi pa ang kanyang ginagawa ay mula sa demonyo. Kaya ang mga tao, kahit ginawa na ng ating Panginoong Hesus ang mga kababalaghan, mga palatandaan mula sa langit, humingi pa rin sila ng palatandaan. Kaya sabi ng ating Panginoon, napakasama ang lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit. Walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan inilarawan sa nangyari ni Jonas. Na itong si Jonas ay siyang instrumento ng pagbabalik loob o tsuba ng mga tao sa Ninive. At sa panahon ng ating Panginoong Hesus, siya ay magiging instrumento din sa pagbabalik loob ng lahat ng tao. Si Jonas, personal na hindi niya matanggap yung mensahe para sa pagbabago ng taga Ninive. Ang ating Panginoong Hesus, tinanggap niya ang misyon mula sa kanyang Ama na magbalik loob ang lahat ng tao. Ang mga tao naman ang hindi tumatanggap. Magpahangga ngayon, hindi gaanong isinasabuhay natin ang Ebanghelyo o dili kaya ang mensahe ng ating Panginoong Hesus na magbalik loob tayo, hindi siya nagiging number one o priority ng ating buhay. Dahil nangunguna pa rin ang ating pinahumalingan na kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. At yon ang umiiral sa ating mundo. Kaya mayroong kaguluhan ang mundo. May mga gera, may mga pagkawatak-watak at pagkabahagi-bahagi dahil sa pagnanais ng tao na labag sa turo ng ating Panginoon. At walang iba na laging tinitingnan ng tao
tungkol sa mga material na bagay lamang. Paminsan nga makikita mo sa tao na mas malaki pang oras ang iginugugol nila sa kanilang cellphone para mag-TikTok o maglaro ng mga computer games kaysa magdasal para sa Panginoon. At kuminsan, wala na silang panahon sa kanilang trabaho o dili kaya para sa Diyos dahil sa mga laro na kanilang kinamalingan sa modernong panahon. Parang nagiging augmented reality na ang utak ng tao sa ating panahon. Napalayo na nga sa ating Panginoon Diyos. Kaya anong sinasabi ng ating Panginoon noon sa panahon na siya'y nangangaral sa Israelita na napakasama ng lahing ito, ganun din ang kanyang sasabihin sa ngayon. Napakasama ang lahing ito. Napakarami ng ginawa ng ating Panginoon. Tinupos pa tayo. Kanyang inampon na magiging anak ng Diyos dahil sa binyag natin. At ang ating pangalan ay nagdala ng kanyang pangalan. Kristiyano tayo, pero hindi tayo nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Kinakailangan natin ang manumbalik sa Diyos. Kaya ito yung tunay na kahulugan sa tsuba, ang pagbabago upang manumbalik tayo sa Diyos. Upang ang Diyos ay siyang maging sentro ng ating buhay. Upang ang Diyos ay siyang dahilan ng ating paggawa ng mabuti. Upang ang Diyos ay siyang magbigay saysay sa lahat ng ating mga ninais at lahat ng mga gusto natin sa buhay at ating talikdan ang mga masamang hilig upang ang ating landas ay landas ayon sa turo ng ating Pong Hesus Nazareno. Kapag tayo'y naglalakad na sa matuwid at matuwid ang ating daan, atin pong pinagbigyang papugay at papupuri ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama, Diyos na Ama at ang Espiritu Santo sa ating buhay upang tayo ay mamuhay ngayong Kuwaresma o 40 na araw na ayon sa kanyang kalooban. At ito'y ay pagtugon natin sa kanyang dakilang pag-ibig. Umiibig ng tunay ang Diyos sa atin. Kailanman nagantay siya ng ating pagbabago, ng ating pagbabalik loob, sapagkat ayaw niya na tayo mapawalay sa kanya. Sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Hunas na hindi maaaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ng biyaya ng pagbabagong buhay at atin pong itutugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Nineveh, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Hunas bilang pahiwatig sa pagdating ng anak.
kung paanong simula sa kawalang hanggan ay naloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Ring namin ito, sumita ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaluob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Ang pagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng walang maliw na kagalingan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paganda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak namin na mahal, aming inalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kahit isa namang helsisiawit ng papuri sa iyong humpay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na imlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang halal mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kawipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila isalat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap na banal ng komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanyang kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
ang apoy ay nangina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, bukas po yun, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag na maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Magsuot po tayo ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal ng tubig. Pinapakiusapan ang lahat na maaari lamang muna. Manatili sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno, kayo may naugnay sa pamigitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating pagbabalik loob o pagbabalik sa Diyos ay kinakailangan ngayong panahon ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa kabanalan upang tayo makapagdiwang ng pinakadakilang kapistahan ng ating simbahan, ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Naway, ang ating pagbabalik loob ay atin pong titingnan ano ang ating magawa na mabuti at ano ang ating gagawin upang lalo pang
maging malalim ang ating buhay panampalataya at buhay panalangin. Ngayon na po, ang pabasbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan rin po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na may maalalang pangako nun sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.